ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng The Broken Marriage Vow, kinabukasan ay nagpunta na si Dr. Jill sa paaralan nila Gio upang manood ng basketball game ng kanyang anak. Nang mapansin siya doon ni Sir Gabby ay agad nga siyang nilapitan nito at sinabing napakaraming text nga raw ang ginagawa niya kay Jill, ngunit hindi nga raw siya sinasagot nito. Halos gusto na nga raw niyang isipin na parang ginaghosting daw siya ni Doktora. Napangiti naman itong si Jill at sinabi niya, yun nga siguro yung tamang term, ghosting. Napangiti naman itong si Sir Gabby. Samantala, kinuha na nga rin ni Jill ang pagkakataon upang sabihin kay Gabby na he's a nice guy, pero hanggang doon na lamang daw yun. Tanong ni Gabby, kung hindi ba ako coach ni Gio, may pag-asa ba ako sa'yo? Hindi naman ito sinagot ni Doktora. Bagkos ay nagpaalam na nga ito kay Sir Gabby at sinabing hahanap na nga raw siya ng kanyang mauupuan. Hindi pa man nagtatagal sa kanyang upuan itong si Jill ay bigla na nga dumating ang mag-asawang ilustre. Bitbit ni Lexi ang napakalaking karatula at nakasulat ang Go Gio Go habang ang magkapatid na ilustre ay nakasunod lamang sa kanyang likuran. Proud na itinataas ni Lexi ang naturang banner habang sumisigaw ang mag-asawang ilustre ng Go Gio Go. Habang sila'y naglalakad patungo sa kanilang upuan ay nakita nga nilang naroroon din si Dr. Jill. Binati ni Migs ang kanyang manang habang itong si Lexi naman ay tila walang nakita. Bahagyang nagkatitigan din sila ni David ngunit hindi rin sila nagkausap. Sa iisang row lamang ng upuan nakaupo itong si Dr. Jill, ganoon nga rin ang mag-asawang ilustre. Makaraan ng ilang sandali ay nagsimula na nga mag-cheer ang mga tao. Napatingin na lamang si Jill sa upuan nila David sapagkat tila nagsasaya nga ang mga ito at nakikisabay sa kanta na isinisigaw ng mga tao. Matapos ang laban, agad siyang binati ni Dr. Jill ngunit bahagya lamang umiti ang kanyang anak sa kanya. Habang si David naman na binati rin ang kanyang binata at hinawakan nga siya sa kanyang muka na parang pinipisil pa ang pisngi ni Gio. Sinabi nito, "Congratulations dude, yung 3 points mo ang nagpanalo." Proud na proud nung umiti si Gio sa kanyang sarili. Nagpaalam na nga rin itong si Sir Gabby sa kanyang estudyante at sinabing magkita na lamang daw sila ni Gio sa practice. Sa kabilang banda, binati na nga rin siya ni Lexi at sinabing good job. Inaya niya ito na magpunta sa isang restaurant na nagsaserve ng masarap na pizza. Sinabi niya na nagpa-reserve na nga raw siya doon para sa buong team. Siguradong magugustuhan nga raw ito ni Gio. Habang nagsasalita itong si Lexi, ay bahagya namang napakunot-noo itong si Doktora. Kaya naman ang harapin na nga siya ni Lexi ay sinabi niya dito, pwede kang sumama if you want. Ngunit nagpasalamat na lamang itong si Dr. Jill at sinabi niya na nagprepare nga rin daw siya sa kanilang tahanan. Pupunta nga rin daw doon ang mga best friends niya. That's nice, uwi ka ni Lexi. But it would be nicer kung ipadala ko na lang yung pizza place sa lugar ninyo. Magpapaset up tayo ng mga live stations para freshly bake yung mga pizza. Suggestion ni Lexi. Good idea, sagot naman ni David. Habang itong si David ay tila ng babad trip na nga, sinabi niya na hindi na nga raw ito kailangan sapagkat aalis din naman daw agad ang mga bisita ni Gio. May exams pa nga raw sila kasi bukas. Come on, napareserve ko na yung lugar eh. Tugon ni Lexi. Nakangiting sinabi ni Dr. Jill, pwede mo naman sigurong ipa-cancel. Nagpasalamat din si Dr. Jill sa ginawang effort ni Lexi na i-celebrate ang tagumpay ni Gio. Pero siya na nga raw ang bahala pagdating sa kanyang anak. Sagot naman ni David, mag-e-effort pa rin kami pagdating kay Gio. Tugon naman ni Dr. Jill, busy ka sa baby mo, di ba? Kanya-kanya na lang tayo ng alaga ng anak para walang problema. Halatang naiinis na naman si Gio sa ginawa ng kanyang mama, ngunit na natili na lamang itong tahimik, habang itong si Lexi ay halatang nagtitimpi lamang sa ginawa ni Dr. Jill. Dito na nga po nagtatapos ang ating part 2. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa part 3. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig and God bless us all.